This is Reggie Tarisano, RTS for short, and welcome back to my YouTube channel. Kung first time mo pa sa channel kong ito, please don't forget to subscribe, click the notification bell para ma-notify ka the next time na mag-upload ako ng video. In today's vlog, ang gagawin ko lang naman ay i-share ko sa inyo yung tips kung paano maging honor student. Tips na proven at tested kasi ito yung ginamit ko para makamit ko yung goal ko na maging valedictorian. So first tip, mind conditioning. Lagi mong isipin na magiging first honor ka. Sa bawat araw na papasok ka sa school nyo, i-picture out mo sa isip mo na first honor ka or valedictorian ka. Imagination is the key. Imaginin mo na nasa stage ka na, na sinasabitan ka ng medals ng parents mo bilang first honor. So yun yung maging drive mo para gawin mo yung best mo sa school and yun yung mag-boost ng confidence mo. It will help your performance sa classroom nyo. Next step is never underestimate yourself. Subukan mo muna bago mo sabihin na hindi mo kaya. Kasi kahit hindi mo alam yung bagay na yun, subukan mo, malay mo, meron kang strength, and malay mo, kayang-kaya mo palang gawin ang bagay na yun. Tip number 3, always aim for the top. Yun yung gawin mong goal. Dapat nasa top ka lagi. Para at least, kapag hindi mo nakamit yung top, may babagsakan ka doon ka sa second place. Pag hindi naman nakuha yung second place, at least third place, hindi pa rin malayo yung babagsakan mo. So, always aim for the top and galingan mo lagi sa exam nyo. Tip number 4, be a friend sa mga honor student. Kasi kapag ka-friend mo yung mga honor student sa class nyo, ibig sabihin nun, same kayo ng goal. Hindi ka maliligaw, hindi mawawala ang focus mo. Kasi ganun din sila, gusto rin nila na consistent sila maging honor student. So, nagsishare kayo ng same goal. So, walang distraction at saka mas magandang influence yung mga classmates mong iyon. Tip number 5, during discussion, i-note mo kung ano yung ka-highlight-highlight na dinidiscuss ng teachers mo. Kasi kung ano yung diniscuss nila, yun yung lalabas. Kasi yun yung naiintindihan nila, yun yung sinishare nila sa iyo. Hindi naman sila maghahanap ng ibang mga questions na hindi naman nila nag-guess o hindi nila alam. Kaya ibibigay nila sa inyo yung sure sila na alam nila at naiintindihan nila. Unless iba yung gagawa na exam nila, possible talaga na hindi yun ang lalabas sa exam. Discard din guys. Tip number 6. Nag-note ako pero hindi ko binabasa. Ang ginagawa ko, tinatry ko siyang i-recall without opening my notes. And usually, ginagawa ko siya kapag kapapunta ako ng school or pauwi ako ng bahay. Kasi nga, tatama rin ako na buksan yung bag ko para kunin yung notes na yun. So, itatry ko talaga na i-recall siya without opening the notes kasi kapag hindi ko naman siya naaalala, pagdating ng bahay, titingnan ko siya or pagdating ng school, titingnan ko siya. So, pagka nabasa ko na siya, ayun, yun pala yung nakalimutan ko. So, forever ko na siya maaalala kasi tumatak sa akin yung word na yun or yung lesson na yun. Tip number 7. Pagka major exam, usually yan, meron siyang review. So, ang ginagawa ko, during the review, hindi ko na tinatandaan or dinidisregard ko na yung mga alam ko or sure ako na kabisado ko na yung mga tinuturo ng teacher na yun. Mas nag-focus ako or mas ninonote ko yung mga hindi ko alam. Kasi yun yung babalikan ko, yun yung titingnan ko at aalalahanin ko para pagdating sa exam ay masasagutan ko ang mga question na yun. Tip number 8. Never ever depend to others. Yan yung common mistake ng mga estudyante ngayon. Kasi lumalabas yung katamaran ng isang tao. Like, sasabihin ng classmate mo, ako mag-aaral ng mathematics, ikaw mag-aaral ng English. So, maghahati kayo ng pag-aaralan, which is very wrong. Kasi hindi mo alam kung nag-aaral ba siya or hindi mo alam kung perfect niyang napag-aaralan yung subject ngayon. So, better guys, study it by yourself. Learn it by yourself para pagdating sa exam, alam mo or dire-diretso ka na sa pagsagot ng mga tanong. And hindi ka nakadepende sa kanila. Wala ka ng worries kasi confident ka na alam mo ang isasagot sa mga question na yun. So never ever depend to others. Tip number 9. Never give a blank answer. Kahit hindi mo naintindihan yung question, lalong-lalo na sa essay, magsagot ka pa rin, maglagay ka ng sagot. At least nag-effort ka. Malay mo, bibigyan ng score ng teacher mo yung effort na yun. Or malay mo, pwedeng maintindihan din teacher yung point mo. Or papasok din yung sagot mong iyon. So never ever give a blank answer. Tip number 10. Madiscourage ka
ma-disappoint ka. Lagi sinasabi ng ibang tao, okay lang yan. Huwag kang ma-disappoint, huwag kang ma-discourage. Pero sa sarili ko, na-disappoint ako at saka na-discourage ako. Kasi yung mga disappointment na yun, yun yung magiging drive ko na mas galingan ko the next exam. Yun yung maging dahilan ko na pag-iihan ko pa yung pag-aaral ko. Kasi na-disappoint ako, ayoko na maulit yun, ayoko na yung feeling na yun. So mas gagalingan ko pa the next time na may exam. Tip number 11, mag-recite ka, magpasa ka ng sa mga projects nyo on time. And sa mga projects mo yan, always give your best. Dapat may effort yung ginagawa mong project. Kasi yun yung makikita ng teacher mo. Aside sa content ng project mo, the effort also matters. And sa pagpasa ng mga project mo, gawin mo siya on time. Huwag kang maya-maya. Kasi kapag gagahol ka na ng oras, wala talagang ka-effort-effort yung maging project mo. Gawin mo siya during your free time or hanggat maaari as early as you can. Tip number 12, discipline. The most important tip na ibibigay ko sa inyo. Hindi nyo magagawa ang tip or hindi nyo magagawa yung ibang tip na sinasabi ko kung wala kayong disiplina sa sarili nyo. Kasi kung may disiplina kayo sa sarili nyo, kusa nyo nang hahanap-hanapin yung mga steps na nabanggit ko kanina. Kasi nasasanay na yung sarili mo eh. Ito na yung lagi mong ginagawa, ito na yung naging routine mo. So hahanap-hanapin mo talaga yung routine na iyon. So yun lang naman guys yung mga tips ko kung paano ako nakamit na maging Valedictorian. Yung mga tips na yun, hindi ko pa yun alam. Or pumasok ako ng high school na hindi ko alam yung mga tips na yun. Na-discover ko lang ang mga iyon while working on my dream na maging Valedictorian. So yun yung mga naisip ko or nakita ko na naging tips ko or paraan ko para makamit ko ang pagiging Valedictorian. Sounds like a torture, but it isn't. Kasi guys, pag gusto mo, walang mahirap. Isang paalala na rin guys, pagurin mo ang sarili mo, hindi sa paglalaro, kundi sa pag-aaral mo. Kasi at the end of the day, sarili mo, pamilya mo, or parents mo ang magiging proud sa iyo. So yun lang naman guys sa mga tips ko and hopefully, i-apply nyo ito. Hindi ko sinasabi na kapag sinunod yung mga tips na yon ay magiging honor student kayo. Yun lang naman ay guide ko para sa inyong lahat. Hopefully talaga guys, may nakukuha na naman kayo sa video kong ito. And looking forward for more videos, inspirational videos para sa inyong lahat. So guys, kung nagustuhan nyo ang video kong ito, please leave a like. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo the next time na mag-upload ako ng video. Thank you for watching and see you on my next vlog.